So, ayun, ang dami ko nang sinasabi, 22 minutes ang tinatlong materials pa lang. Ito yung ayoko. Kaya ang tagal ko itong ginawa kasi madami akong masasabi, madaldal ako eh. Sorry sa background ko, pero gusto ko lang talaga itong i-film bago matapos yung quarantine kasi baka hindi na uli ako magka-time and paasahin ko na naman kayo. And low-key, wala na akong ma-upload. Pasensyahan nyo na itong outfit ko kasi wala talaga akong pang-ayos dito. Naiwan ko lahat sa condo, kaya nag-blouse na lang ako. Hindi ko alam kung appropriate to para sa video natin, pero pakita na lang tayo ng onting balikan kasi na-miss ko rin mag-off-shoulder. Kaya ang kanyang trip talagang nagagawa pag nasa quarantine. Hey guys, it's me, Micaela. And today, nagkawa tayo ng one of the most requested content ko dito sa channel na to. Guys, pagbibigyan ko na kayo kasi mahal ko kayo. Sana all. So, alam ko na maraming nanonood na viewers ko na RT dahil dun sa mga RT plates ko. Kaya, ang gagawin natin ngayon, okay, ko alam niyo na. Recommended tools and materials for architecture students! Manual drafting edition! So, magkakaroon ako ng iba't ibang edition. Ang binabala ko is apat pa lang. Hindi ko pa sure kung papanindigan ito. So, yung apat na yun is manual drafting, rendering, scale model, digital rendering. Pinakalas ko yung digital rendering and hindi ko alam kung kailan ko yung ma-upload kasi wala pa akong matinong laptop na pwede i-recommend sa inyo. So, itong video na to, inspired din ako kay Ate Moira and Ian Austria. Kung nanonood kayo ng mga architectural videos dito sa YouTube, for sure, kilala nyo na siya. Disclaimers muna, unang-una sa lahat, hindi po ako expert. Estudyante pa lang rin ako. Second year college pa lang ako sa Mapua. Second year ako ngayon and third term na namin. Malapit na maging third year batch. 2018 po ako sa mga magtatanong shoutouts sa mga batch ko. Personal opinion ko lang po to. Personal preference. Kung ayaw niyo ko pakinggan, diwag. Kung may tiwala kayo sa akin, pakinggan niyo ako and take the steps from me. Itong knowledge ko about dito is purely based on experience sa mga tropa, tanong-tanong, sa prof, sa YouTube, tapos ibang hacks and tricks sa FB or Twitter. So, ayun, pinag-compile ko lang lahat ng knowledge ko and sana magustuhan niyo to. So, disclaimer na rin, di porket narinig nyo na binili ko na dito is bibilhin nyo na agad. Like, sabihin nyo, Mami, bilhin natin to kasi sinabi natin Mika sa vlog niya, maganda daw to. Huwag po muna lahat. Hintayin nyo muna na sabihin ng prof nyo o kaya kailanganin nyo na kasi sobrang gastos ng architecture and huwag nyo muna bilhin lahat. Mag-intay kayo ng timing. Huwag yung isang bultuhan. Pero kung mayaman kayo, go lang. Pero for me, hindi ko lahat siya binili. Like, binili ko siya gradually nung sinabi na nung prof namin. Saan nga ba ako bumili ng mga items na to? Binili ko siya mostly sa National Bookstore, sa Jollies, at saka sa Adams. Adams is malapit sa Mapua. Jollies, malapit sa UST. O lahat ng mga description nila will be down below. I'll link them down in the description box. Huwag kayo sobrang maniwala sa prices na ibibigay ko kasi pwede siyang magbago depending sa store. Price varies. Ni-film ko tong video na to ng quarantine pa rin. So, nandito ako sa Cavite as of the moment. Kaya medyo lobo tayo. Medyo lobo tayo. Pag-muscles ako dito. Pagpasensyahan nyo na rin yung eyebags ko, no? Puro puyat lang alam ko. Sorry, mami. Sorry, daddy. Kompleto yung mga gamit ko dito. Yung mga sobrang essential lang yung nadala ko. Kaya insert ko na lang yung pictures or yung clips dito. 7 minutes na nun, wala pa ako sa main point ko. Ang dami kong kinash. Hey guys, so this is the editing Mika and pause muna. This video will be divided into 2 parts. Sorry kasi ang dami kong disclaimer sa part 1 na to. So yung disclaimer na yun is para na rin sa mga iba't ibang parts. So I hope you guys understand. And promise ko sa inyo yung mga next na mga videos ko ay wala ng ganyang kahabang intro. Or disclaimers. So ayun, enjoy nyo na uli yung pagmumukha ko. So let's. Ang pagkakasunod-sunod nito is pinaka-importante hanggang pinaka-less important pero important pa rin siya. Like, essential pa rin siya. Let's start sa number 1. First of all, yung pinaka-importante, pencil. Sabi nung isa namin prof, yung pinaka-importante drafting is yung papel. Pero for me, yung pinaka-importante is yung lapis. There are 2 types of pencil. Hindi ko alam kung 2 types lang talaga, pero ito yung 2 types na madalas ang ginagamit sa RT drafting sa amin. Well, sa mga klasiko and sinasabi sa amin ng prof, versus yung wooden pencil and the next is yung mechanical pencil. So, yung wooden pencil, may iba't iba siyang brand. As in, hundreds of thousands of brands are OA. Pero, marami talagang brands yung pencil. Pero yung pinakasikat sa amin is yung Staedtler. May iba't iba siyang weight. So, ano nga ba yung meaning ng weight sa pencil? So, ito yung iba't ibang weights.
Kapag B, sinabing B, it means bold ata. Gawa-gawa. Pag P, pakapal siya ng pakapal. Pag H, panipis siya ng panipis. Ang alam ko yung H means hard. So kapag hard, manipis lang yung nagagawa niyang line. Hindi siya masyado nagsismudge. Kaya medyo maganda siya pag preliminary lines pa lang. Pag hindi pa yung talagang final line. Most used ko is 2H, HB, and 2B. So yun yung tatlong nakaginamit ko talaga dati nung beginner pa lang ako. Recently, sobrang na-addict na talaga ako sa mechanical pencil kasi mechanical pencil ko na to, shakeable siya. So, ito yung Pilot 0.5 ni mechanical pen. And tag sa kanya is the shaker. Shake mo lang siya, tapos may lalabas na lead. So, sobrang ganda lang nito. Since grade 11 ko pa ito gamit. So, anong benefits ng mechanical pencil? Kapag wooden pencil, kailangan mo pa ng sharpener, ng eraser, lahat. Eh, ako kasi, sobrang tamad ko gumalaw. Kaya, gusto ko na yung mechanical pencil. Kasi, yung mechanical pencil, may eraser na siya dito. Shake mo lang siya, may lead ka na, or ikiklik mo lang. Less hassle siya. Yung lead din ng mechanical pencil, pwede mo rin siya mabili ng may iba't ibang weight. May 2B, pero sobrang unusual siya. Meron pang isang type of pencil. Ito. Yan yung tawag sa kanya. Nakalimutan ko ngayon. Pinabili yan sa amin ni Ma'am Jing. Shoutout po kay Ma'am Jing kung nanonood po kayo. Sure. Pinabili siya sa amin kasi daw para ma-practice namin yung diin ng kamay talaga namin. Pinapa-chisel niya pa nun kasi pag magsusulat kami nun sa tracing paper dapat naka-chisel. Hindi ko siya masyadong bet kasi ayun nga hassle. Eh pag drafting kasi ka sa amin, pabilisan talaga. Lalo na sa design, pabilisan talaga kasi kung wala ka na pa sa zero ka. So, sorry kung medyo uneven yung lighting ko kasi natural lighting lang ito. Yung sa eraser ko naman, magamit ako ng dalawa. Yung normal na eraser, yung ganito, and yung manipis na eraser. Meron pang isang manipis na eraser pero hindi ko mahanap. Insert picture ng mga eraser. So, ito yung isang eraser. Tayo-gutay na siya, sira na siya. Ito yung Uni Auto Eraser. Nabili ko sa Jollies and sobrang mura lang siya, less than 100. And yung isa ko is yung Mono, hindi ito ulit. Sobrang useful ng dalawang yun. Sorry kung nagpapalit-palit ng lighting na. Nakagigil. So, mostly, yun yung tatlong eraser na ginagamit ko. And sobrang useful siya, hindi lang sa drafting, pati rin sa rendering. So, syempre, tapos ka na sa pencil, kaya mag-tech pen ka na. So, third is yung tech pen. Ito yung parang feeling ko excited yung mga ibang tao. Kasi, pag sinabi mong tech pen, parang technical ka na. Yes, ano daw? Parang legit na talaga. Legit yung ginagawa mo. So, may dalawang types din ng tech pen. Merong refillable, tsaka disposable. So, ano nga ba yung refillable? So, yung refillable, yun yung ito. Yan sila. Ito yung sobrang mahal. Medyo overpriced siya. Ang maganda sa kanya is refillable siya. Pare-refill mo siya gamit ng ganito. Itong tech pens na to, itong type of tech pens na to, ginagamit na siya simula pa nung unang panahon. Wow. Ginamit rin siya nila, mami. Pero, pinabili nilang bago kasi hindi na nila alam kung nasa nila. May dalawa yung brand na sobrang sikat. Pero, hindi ko alam kung ito lang talaga yung brands. Pero, ito yung sobrang sikat sa amin. Staedtler tsaka Rotring. So, mahirap mamili ng tech pen kasi, aside from the brand, meron pa silang sinatawag na set. Yung 135 tsaka 246. Yun yung dalawang set. Ang binili ko is 246 kasi para sa akin, masyadong manipis yung 135. Pero ngayon, parang nagsisi ako. Dapat binili ko na lang is 135. Kasi para sa akin, mas okay yung differentiation nilang tatlo. Depende rin sa trip nyo. Ito yung talagang wala akong mapili. Pero as of now, 135. Insert ko dito yung iba't ibang points. Marami kasi yung points. For me, I recommend yun na bumili na kayo ng mga pack na ito. Insert yung set na nabili ko. Sobrang useful siya. Kahit medyo pricey, magagamit mo talaga siya all throughout kasi may compass na siya, may mechanical pencil, may eraser, ganyan, may tech pen. Pero, ayun na nga, hindi naman ako ganun kayaman para bilhin lahat ng tech pen points. Kaya ang ginawa ko is natuklasan ko yung disposable sa mga tropa ko rin and sa higher batch. Sabi sa akin ni Ate Elvi, graduate na siya sa Mapua Architecture. Tapos, nag-story kasi ako na nagbablot yung tech pen. Yun yung isang pangat sa tech, nagbablot siya. Pag noob ka talaga, magbablot siya. Yung parang magtatae. And hindi mo alam kung ano gagawin mo. Kasi paano kung sa mismong tracing paper mo siya na ano, diba? Kaya, mag-disposable ka daw. Hindi ko alam na tech pen pala yung tawag dito dati. Ang sabi niya sa akin, gamitin ko na lang daw is disposable. So, ang disposable is ito. Yan. Yun
Unipin. So, ito siya. Marami akong disposable kasi tamad na. Unipin yung kadalasan ng mga ginamit ko kasi dati mura pa yung Unipin. 60 plus lang. Pero nagmahal siya, naging 90. Kaya lumipat kami sa Micron. Yung Micron, sobrang ganda niya. Ang ganda ng ink. Pero medyo mabilis siya maubusan. 55 to 70 ranging lang yung price niya. Kaya okay siya. Para sa akin, mas bet ko siya kasi wala, mas cute. Ito yung tsura niya. Yes. Pag nag-disposable kayo, pwede nyo pa mabili lahat ng points. Hindi na kayo malilimit sa tatlong points lang. Ang recommended brand ko is Unipin, Micron, or Artline. May mga Artline ako pero yun talaga yung pagwala ng available na Micron or Unipin. So ayun, ito yung parang overall most essential tools ko. So, thank you guys for watching this part 2. Click the link down below or click the I button para mapanood niyo yung part 2. And I hope you guys like this video. Subscribe for more and see you in part 2.